Facility Believers, this is Dr. Gigi from Sunga from Again Change Project. Magandang linggo po ng hapon sa ating lahat. Ayan, galing tayo ng church, pero bago tayo magpahinga at gumawa ng mga bagay, may naisip kasi akong content kanina, mapapunta po ako dito. Yun yung mga dalawang bagay na dapat mong alamin bago ka mag-start ng negosyo sa iyong barangay o sa inyong community. So, hindi ko saan man, kundi kung nasan ka ngayon na kinalalagyan ng community, pwede kang mag-start ng business dyan. Pero meron kang dalawang bagay na dapat alamin, alright? So, yung unang bagay na dapat mong alamin ay, alamin mo dapat ano bang pangailangan ng community nyo. Yan, bago ka mag-start ng negosyo. Mag-survey ka, mag-observe ka, mag-check ka, ano bang pangailangan ng iyong community. Halimbawa, kailangan ba nila ng supplier ng water, ng mineral water, o distilled water dahil baka wala sa paligid nyo. Kailangan ba nila ng mga LPG o kaya naman ay mga bigas. So, ano ba yung present na nakikita mo na laging binibili o hinahanap ng yung mga kapitbahay? Okay? So, kasi lahat ng mga negosyo na nakita natin na nagtagumpay, naging maunlad, meron silang sinasagot na isang need. Meron silang fini-fill in na isang gap. Okay? So, kailangan maintindihan natin yon. Ano ang kailangan ng aking community? Okay? So, magtanong-tanong sa paligid, magmasid. Alright? So, pangalawang dapat mong malaman bago ka mag-start ng yung negosyo is, dapat willing kang malaman o alamin ano ba yung proseso. Halimbawa, mag-start ka ng bigasan, dapat alamin mo muna saan kumukuha ng supply ng bigas, ilang percent ba yung ipinapatong dyan, at paano ba ini-store ang bigas para hindi masira, di ba? So, napakahalagang dapat malaman natin yan. So, sa lahat ng negosyo, kung hindi mo pa siya alam ngayon, dapat willing kang malaman. Bago siya simulan, alam mo ang pinanggagalingan ng iyong mga raw materials, at alam mo ang paano pinoprocess, at alam mo rin paano ibenta. Alright? So, maigli lang yan, ha? So, sa mga delivers natin, madali lang yan. So, doon sa mga nagtatanong sa atin, paano ba mag-negosyo, anong gagawin mo, sagutin mo yung dalawang tanong na yan. Una, anong kailangan ng community mo? Pangalawa, dapat alamin mo ang proseso, buong proseso ng iyong negosyo. Alright, so kung meron kang suggestion, comment, mag-type ka lang sa baba. And share this video doon sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, na alam mong gusto nilang mag-negosyo. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go!